Good morning po. Blessed morning po sa lahat. Blessed Sunday po. Ngayon po ay dadako po tayo. Ayan po, dadako na po tayo sa ating congregational prayer. Ang ating pong mga ipagpe-pray, si Sister Ella C. Custodio, sorry po. Maranasan ang kagalingan mula sa pananakit ng impacted wisdom tooth na nagdulot ng pagkakaroon niya ng lagnat. Saan pa ba? Ito po ang magpe-pray po. Ayan, si Brother Joseph. Mula po doon, mula po kay Nanay Glising hanggang kay Alia. Yun po ang pagpe-pray ang Sister Ella po. Ayan. Mula naman po kay Sister Iris hanggang... Sorry po. Hanggang kay... Pangalan nito, Allen. Ay ang Brother Joseph and Sister G. Maranasan ang kagalingan mula sa mga gasgas na natamo mula sa pagkakaaksidente kahapon at magkaroon ng maayos na resulta ang X-ray na isinagawa kay Brother Joseph. Medyo maliit na po tingin ko doon. Ayan po. Hanggang mula kay Sister Iris hanggang kay Brother Allen po. Next po, tito ni Brother Patrick Gatdula. Maranasan ang pagkilos ng Panginoon at ang kagalingan mula sa pagkalat ng impeksyon sa kanyang atay. Mula naman po kay Kuya Nikki. Ilan po ba ang ating prayer request? Ayan, apat pala. Mula po kay Kuya Nikki hanggang kay Jack Elby. Ayan. And then si Jack Glenn po, maranasan ang kagalingan mula sa nararanasang pagkahilo, pananakit ng ulo at pamamanhid ng paa, ay tayo na pong lahat. At yung kay Nanay Nita po ay makikisama din po, kalooban po ng Lord na siya po ay maoperahan ngayong February po. At maranasan niya po yung kalakasan ng katawan kung ano po ang will ng Lord ay... Tayo na din pong lahat. Ayan po. Sige po, sama-sama po tayong manalangin.
aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po na ikaw ang Panginoon namin na makagagawa na hingit pa sa aming iniisip at hinihiling, Panginoon. Lord, kami nagtitiwala sa malaking magagawa mo, Panginoon, sa lahat ng mga idinulog namin, Panginoon, na dalangin sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Lord, alam namin na katunghay ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Naririnig mo ang bawat dalangin ng bawat isa, O God. Lord, ikaw nga, Panginoon, ang siyang patuloy, O God, na tumugon sa lahat ng aming panalangin, Panginoon, ng mga kapatid na inilapit namin sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Ang katugunan mo, ang kalooban mo, Panginoon, O God, ay patuloy na maranasan ng aming mga kapatid na inilapit namin sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Naniniwala kami at nagtitiwala, pinangahawakan namin, Panginoon, ang malaking magagawa mo, Panginoon, sa bawat isa, O God. Tunay nga, Panginoon, na sa bawat pangyayari sa aming buhay, Panginoon, Lord, ikaw ang nakaaalam, Panginoon, kung bakit ito nangyayari, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy kami, Panginoon, na nagpapasalamat sapagkat nararanasan pa rin ng bawat isa, Panginoon, ang kagalakan, Panginoon, yung pag-asa, Panginoon, na sa iyo kami magtitiwala, na ikaw ang aming Diyos na tutugon, Panginoon, sa lahat ng aming mga idinadalangin sa iyo, O God, ayon pa rin sa iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy, O God, na itinataas namin ang lahat na ito sa dakilang pangalan mo, Panginoon, at samahan kami sa susunod naming gawain, O God, at patuloy na ikaw ay maranasan namin, Panginoon, ang iyong presensya. Salamat, Panginoon, at patuloy namin tinataas ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Low one, two. Ma'am G, pakishare daw ng link. Nakalimutan ko i-share. Good morning po! Okay. So, tingin nga po kayo sa inyong katabi, kaliwa at kanan. Tingnan. Yan. Ano pong itsura? Pogi? Maganda? Nakangiti ba? Nakangiti? Pag hindi nakangiti, ano lula? Hindi makangiti? Bakit hindi makangiti? Yan. So, ngayong umaga po, may hangover pa ba doon sa ating ano? Sa ating, ano yan? Anniversary last week? Oh, meron daw, merong nakahang na question, sino daw yung nanalo? So later po, ating i-announce ang nanalo. At bago po yun, itong hayaan po muna natin ang ilan sa ating mga pahayag. Last week po ay hindi tayo nakapag-announcement dahil sa ating anniversary. Nakalimutan ko din agad mag-send para sa ating, sa GC. Kaya hindi alam ni Ate Joy. Ate Joy, ikaw ang ating... At hindi ka din nagbasa doon. Hoy, nakapaskid na doon. Okay. Sa ating pong junior worship, yan. Ang ating pong mga bata ay aapat kanina. Yan. So, hindi po natin alam ang kadahilanan ng ibang bata. Pero sa mga susunod na linggo ay let's knock. Atin pong i-follow up ang ating mga bata. Ang ating pong family altar, ang ating pong opening prayer, ang Lula Nita, ang speaker po ay si Pastor Ned. Prayer meeting! So yan, sa prayer meeting, hinahangad, inaasam ng lahat na madagdagan po ang ating bilang ng prayer meeting. At yan nga, kung hindi man nga po nakaka-attend sa ating face-to-face, yung may mga valid reason, may mga valid reasons po, ay pwedeng humingi sa akin ng link. Yan. Bagaman hindi nga po nakaka-attend ng face-to-face, wag po natin i-neglect
ang online kasi may Google Meet po yon para sa may mga valid reasons. Okay po? Ayan. So, nasa youth na ako agad? Okay. So, glory to God po ang sinasagawang Youth Thursday. Sila po ay naikot. Naikot sa iba't ibang kabahayan. So, kung merong mga sa mga bahay napunta, syempre nandoon na may pagkain. Ay, wala. Ay, zero balance pala kayo doon. Wag na kayong uulit doon. Yan. Hindi, yung mga nakaraan po nila, meron silang food trip na kasama. Kaya mas enjoy kung face to face. Kaya yung ibang kabataan, mag-join na po kayo sa inyong Youth Thursday. May mga sasakyan naman eh, may L3 naman tayo, kaya pwede tayong magpasundo. Yan. Hindi, kasama naman kasi sina Pastor, ini-aim daw nila na makasama sila sa gawain ng kabataan at saka, yon ng mga kabataan. Ayan, ating pong i-welcome ang ating punong pandangal, ang Ati Wayda. Palakpakan! Yan. So, sa atin naman pong kalkab, yan, madami-dami din pong nadalo sa ating gawain ng kalkab. At maayos-ayos na din po ang kanilang pagkuha ng larawan. Naka-landscape na. So, ayan po, congratulations. At ang yung merit po, yan, isa kami doon sa nag-aim na madagdagan ng aming bilang dahil kami-kami lang din po ang nadalo. So, ayun. Next po. Yan. Sa isinagawa pong tuwi kahapon, tuwi worship, yan. Nais po nating ipagpasalamat muna yung mga tao, yung mga miyembro natin na nakasama noong mission. May ilan po kayo? 14 ang... Hindi, yung nag-mission. 14. Oh, 14 nga, sabi. Ah, 15 daw? Sino kaya yung isa? Baka may nagdodoble ng bilang, ha? 14 and a half. Yan, hindi. Yun, kasi nung nakaraan, 4 lang, 5 lang. Ngayon, nasa 14 na. So, yung iba pong nakasama natin ay galing din sa bundok. Wala dito, ano? Hindi. Ayun, nagpapasalamat po tayo sa bawat isa na tumutugon doon sa panawagan ng pagsama sa misyon. At gayon din naman, madami din po naman ang mga dumalo sa tuwi worship service. Okay, congratulations po sa bawat isa. At, yan. Bagaman nga po kakaunti kami kahapon dahil sa ilang mga kadahilanan ng praise team, pero nagpapasalamat po kami dahil maganda po yung tugon ng praise team sa gawain ng LAM cell group meeting. So, yun po. Next po. Yan. Tayo po ay magsasagawa ng national prayer and fasting. Isang araw lang po ito, di ba po? Isang araw lang sa araw ng Sabado, February 24, 2024. No breakfast. No breakfast. Pero kung may maintenance daw po, ay hindi naman pinipilit na mag-fasting. Pero pwede pong dumalo sa prayer. Dito po ito gaganapin sa ating church. Tapos after po noon, meron tayong light meal. Light meal. Yan. So, ang bawat isa po, hindi lang po ito sa miyembro ng LCC. Lahat po ay inaanyayahan na tumugon sa ating National Prayer and Fasting sa February 24. I-resend na lang po ulit sa ating group chat para hindi po natin makalimutan. Okay po. Thank you po. Next. Yun. So, ayon po sa napagmitingan ng LCC meeting, ang cleaners po ay muling binago ang groupings. Tayo na lang po ay nahati sa dalawang grupo. Ang una ay Kalkab and YMO na hindi kasama sa praise team. Kalkab and YMO, tapos yung isa po ay praise team and youth.
praise team, and youth. So, nung nakaraan po nung anniversary, general cleaning, and then ang naglinis po noong Saturday and Sunday ay ang mga kababaihan and YMO. So, kahapon po ay ang cleaners nga po ay praise team and youth. At hayaan nyo po muna akong sabihin sa inyo ang listahan ng ating dapat na nililinis tuwing umaga. Ay, maliit. Ah, sige, next. Medyo maliit pala. Sige, next na. So, yung una, kailangan po ang pulpito, walis, map, everything, pispes. Yan. Sunod. Ah, yan. Kita nyo po ba? Maliit pala. O, kita naman daw. Next po, ito namang ating worship hall. So, kailangan ay malinis. Yan. Next po, control room. Walis ng sahig o kahit konting pispes. Wala po kayong kailangang ayusin doon. Walis lamang. Next. Yan. Itong ating nasa kanan nyo, nasa left ko. At saka, itong nandito. So, left wing and saka right wing. Left wing and right wing. Left and right, left and right. So, sunod po. Yan. Doon naman po sa labas, lababo. Sunod. Yan. Sa basurahan po natin, kung hindi pa po puno ng Sabado, tuwing after service po natin, dilikumin ang basura. Yan. Okay, next po. Ang ating pong CR, lalaki at babae. Next. Ay, may merienda. Yan, hindi lang po napicturan yung doon sa labas ng gate. Kasi nga po may mga nakikita doong mga basura, kailangan din po nating walisin. So, nawalisan ba ng grupo sa labas? Si Ashley daw ang nagwalis. So, meron po kaming naka-assign na hindi naglinis. So, kaya po meron siyang pa-soft drinks. So, yan. So, hindi lang po ito sa praise team. Kabataan. Yan. Yung mga kabataan ay sinasama din namin na mag-join sa paglilinis. Dahil hindi lang naman po tayo, ay, kasi lahat naman tayo ay natungtong sa ating simbahan. Kaya mag-join po tayo sa paglilinis. Dahil mas madali nga nakakatapos kapag madami. Basta naka-assign na kung saan kayo dapat maglilinis. So, ayun po. Next po, sa ating worship service, sa February 25, ang opening prayer po si Ma'am Sheila. Offertory prayer si Kat. Ang speaker po ay si Pastor. Special number po ay kalalakihan, kababaihan. Happy birthday po kay Che sa February 9. Kapatid, magsisimula na po tayo sa ating pangalawang gawain kasi yung kanina, junior worship. Palina po tumayo at tayo po isasamba sa Panginoon ngayong umagang ito. Purihin ang Panginoon sapagkat tayo pong lahat ay nandito at handang sumamba sa Kanya ngayong umagang ito. Sa mga kasama po namin sa online, dyan lang po kayo. Patuloy po nating purihin ang ating Panginoon sa umagang ito. Yes, Lord, hallelujah. Panginoon, tunay nga na dakila ang iyong katapatan sa buhay ng bawat isa. Kaya Panginoon, habang kami nakatayo, nais namin Lord na bigyan ka ng kapurihan. Bigyan ka namin Panginoon ng pagsamba sa espiritu at katotohanan. Na tanging ikaw lamang Panginoon ang aming sasambahin. O God, you are great enough to be praised. Maraming salamat Panginoon sa opportunity na ito, O Panginoon. Yes, Lord God. Mga kapatid, umawit tayo sa Panginoon sa umagang ito. Sadyang kay buti ng ating
Maraming salamat, Panginoon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy nalaan. Sabihin natin sa Panginoon ang mga awiting ito. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Opo, Panginoon, tunay ngang ikaw. Kaya sa puso ko't damdamin katapatan niya'y aking pupuri. Sama-sama nating sambahin ang Panginoon. Dakila ka, O Diyos, tapat kang angkuhan magmula pa sa ng Panginoon. Patuloy nating itaas ang kanyang pangalan. Mga kapatid, sambahin natin siya. Hallelujah. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo. Sa buong Panginoon, sa inawit po namin sa umagang ito, tunay, Panginoon, na dakila ang katapatan mo sa bawat isa po sa
Salamat po, Panginoon, na hindi mo kami, Panginoon, pinagkukulang. Hindi niyo po kami, Panginoon, pinababayaan. Salamat po, Panginoon, na sa umagang ito, naririto ang bawat isa sa amin upang muli, Panginoon, kami po ay magpasalamat at sumamba, Panginoon, sa iyo sa umaga pong ito. Lord God, maraming marami pong salamat sa mga naranasan po namin, Panginoon. Hindi man maganda o maganda, Panginoon, pinagpapasalamat po namin ang lahat ng bagay na ito. Dahil alam po namin, Panginoon, na ito po ay pinahintulutan mo, O God, upang makita po namin, Panginoon, ang kapangyarihan mo sa amin po mga sa amin po, Panginoong, mga pinagdaanan. Salamat po, Panginoon. At patuloy, O God, na sa umaga pong ito, nilalapit po muli, Panginoon, namin ang amin po mga sarili. Sa amin po mga nagawang kasalanan, sinadya man, Panginoon, o hindi sinasadya, Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. Ugasan niyo po kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo sa umaga pong ito. Upang sa amin pong pagsamba, sa amin pong pag-aaral ng iyong mga salita, patuloy, O God, na makakiglos ka, O God, sa amin pong mga buhay. Patuloy, O God, na tumaloy, Panginoon, ang iyong mga salita sa isip, sa puso ng bawat isa po sa amin. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi lamang kami maging tagapakinig, kundi maging tagasagawa, Panginoon, ng iyong mga salita na amin pong napakinggan sa umaga nito. Salamat po, Panginoon, at patuloy, O God, na itinataas ko po rin sa iyo, Panginoon, na patuloy na pangunahan mo, Panginoon, ang amin pong pananambahan, ang tao, Panginoon, itatayo mo sa amin pong kalagitnaan. Patuloy, O God, na dagdagan mo, Panginoon, ang kanyang karunungan. Patuloy, O God, na ang kanya pong masabi, Panginoon, ay magtuturo sa amin, Panginoon. At patuloy, O God, na kami po, Panginoong, makikinig, Panginoon. Buksan mo, Panginoon, ang aming pong puso, ang aming pong pag-iisip. Upang sa ganun, Panginoon, ang iyong mga salita ay patuloy, O God, na makakilos sa aming pong mga buhay. At patuloy, O God, itinadalangin ko po rin, Panginoon, na ang lugar na ito, O God, ay pakabalutan mo ng iyong banal na dugo. Upang sa ganun, Panginoon, ang iyong kapangyarihan lamang, Panginoon, ang maranasan po namin, O God, ang dumaloy, O God, sa bulwagang ito. At patuloy na ang kaluwalhatian, ang patuloy, O God, na kapayapaan, ang patuloy, O God, na kagalingan, ang patuloy, O God, na maranasan ang bawat isa po sa amin. Kagalingan pisikal, kagalingan espiritual, ang patuloy, O God, na maranasan ang bawat isa po sa amin. At patuloy, O God, na itinataas ko sa iyo, Panginoon, na hindi kami, Panginoon, uuwi, Panginoon, na hindi po namin dala ang pagpapala, pagpapalang espiritual na nagmumula po sa iyo. Kaya naman, O God, maraming marami pong salamat at patuloy na ang lahat po ng ito, O God, ay pinagpapasalamat ko at inihiling, O God, sa matamis na pangalan ni Jesus. Ito po ang aking samo at dalangin. Amen at amen. Mga kapatid, patuloy nating sambahin ang Panginoon. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Awitin natin ang buong puso ng may kagalakan, sapagkat siya'y mabuti sa ating buhay. Patan mo'y matibay
sigaw ng magpupuri tanging sa'yo lamang. Sige mga kapatid, bilang pagpasalamat, bilang pagpupuri sa ating Diyos. Hallelujah! Sige po mga kapatid, handa na po ba tayong umawit sa Panginoon ngayong umagang ito? Yung may energy, tingnan mo nga yung katabi mo, tanong mo sa kanya, handa ka na ba? Pag hindi ka tinanong ng katabi mo, ibig sabihin hindi pa rin siya handa. So ulitin natin, handa ka na ba? Magpuri sa Panginoon! Yan! Hallelujah mga kapatid! Sige po, habang tayo umaawit sa Panginoon ng pasasalamat at pagsamba sa Kanya, maaari mo tayong magkamayan. Ipakita natin yung kagalakan na ibinibigay sa atin ng Panginoon araw-araw! Hallelujah! Woo! Sige mga kapatid, pwede tayong umalis sa ating mga upuan. Ipakita natin ang patuloy na pagsama sa atin ng Panginoon. Woo! Yung mga kasama po namin sa online, mag-comment naman po kayo. Salamat, Panginoon! Woo! Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo. Pagsubok man, ano yun? O kagibitan, ano pa gagawin? Ako ay may lalapitan. That's amen! Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin. Hindi ko kayang sukatin. Ang ano? Ang pag-ibig mo, Jesus, na ngayon magsasaya sa piling ko. Awitin natin ang buong puso sa umagang ito. Buhay ko ng puri. Sige mga kapatid, sabihin natin sa Panginoon. Buhay ko ng sa'yo'y sumama. Sa'yo lamang, Panginoon. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na. Buhay ko ng purihin pa. Oh, buhay ko na. Buhay ko ng sa'yo'y sumama. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Lahat umawit! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad. Jesus, sa pag-ibig mo, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya.
ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Ano? Ako'y magsasaya. Kanino? Sa piling mo. Hinahanap-hanap. Minsan pa! Ikaw ang hinahanap sa buhay ko. Jesus, ikaw ang hanap sa buhay ko. Amen! Jesus, ikaw ang hanap sa buhay ko. Hinahanap-hanap sa buhay ko. Hallelujah! Woo! Ayan mga kapatid, awitin natin ang buong puso. Ang ating Panginoon, ang ating hinahanap-hanap. Talaga namang nakakakilig sabagat ang ating Diyos ay ating Diyos. Amen! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento tuwing sumasamba sa'yo. Sagan-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Masaya nga ba tayong lahat? Kaya naman, aawit tayo! Umawit ng papuri sa'yo. Amen! Aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. Oh Diyos! Oh Diyos, purihin ka. Amen! Dakila lahat na lang. Sumayaw at umawit! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento tuwing sumasamba sa'yo. Sagat-sagar ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento tuwing sumasamba sa'yo. Sagat-sagar ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Awitin natin ito, Panginoon. Wala nang na mas hihigit. Napakasarap, Panginoong, magpuri sa'yo. Tunay nga, Lord God, na higit pa ikaw sa bawat isa sa amin. Higit ang iyong pagmamahal, ang lawak ng iyong pag-ibig, ang patuloy mo na pag-iingat, ang patuloy mo na pagmamahal. Kaya naman, Panginoon, napakaliwanag ng aming kinabukasan dahil sa'yo, Panginoon. Na hindi na namin, Panginoon, mag-worry, O God, sa future na meron kami. Sapagkat, oh God, ang future na meron kami, Panginoon, ay nagpupuri.
Nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Panginoon, nais naming ibalik sa iyo ang pagpupuri at pagsamba sa oras na ito. Nais naming maranasan ka, Panginoon. Purihin mo ang Panginoon dahil mabuti siya sa buhay mo. Sa kabila
magkukulang, nandyan siya sa para sa'yo. Kaya habang nakatayo ka, sabihin mo sa Panginoon na karapat-dapat na sambahin siya. Dahil karapat-dapat na ibigay itong lahat sa kanya. Kaya naman, awitin natin sa Panginoon, pupurihin ka. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. O Jesus sa'yo, Jesus sa'yo. Sige mga kapatid, sabihin natin sa Panginoon, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Panginoon, ito ang harana namin para sa'yo. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Sambitin natin ang pangalan ng ating Panginoon. Atin hong pagkakatayo, atin hong basahin ang teksto na atin hong pagbabatayan ngayon pong umaga na matatagpuan po natin sa aklat ng Isaiah chapter 55 verse 7. Isaiah 55 verse 7. Ito po ay 7 and 8 pero ito pong verse 7, ito po ang atin basahin. Isaiah chapter 55 verse 7, ito po ang sinasabi ng talata. Sabay-sabay po natin ang basahin. Dapat nang talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos makakamit nila ang kapatawaran. Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Father God, sa umaga pong ito, kagalakan po naming muli na ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat sa mga pagkilos na ginagawa mo sa buhay ng bawat individual. Amin po, Panginoon, na hinihiling ang amin pong buong pagkatao ay patuloy na pakalinisin mo, O Panginoon, at maging karapat-dapat sa mga oras pong ito
upang mag-aral ng iyong mga salita. Aming hinihiling, O Panginoon, na nawa po sa aming pong pag-aaral, iba yung karunungan ang masangkapan ng bawat isa sa amin upang makaunawa nga po kami ng iyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, na ang pangalan mo lamang nawa ang siyang mataniyag sa aming pong pag-aaral. Luwalhatiin ka, dakilain ka, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Pwede na pong makaupo ang kapulungan. Mga kapatid, lubos po tayo na nagpapasalamat sa Panginoon. Nito pong nakaraang Sunday, ang atin pong anniversary. Salamat po sa lahat ng dumalo, sumuporta, para po atin pong ipagdiwang ang atin pong anniversary. At mamaya po ay i-announce yung nanalo, bagamat marami na pong nakaalam kung sino ang nanalo doon sa, ano nga ba yun? Table setting. At na masyadong pinaganda. Atin pong kasama ngayon ang ilan po na atin pong kasama ngayon sila Mr. Romeo. Siya po ay Area Coordinator at Assistant Publishing Director ng mga herbal na books na tinatawag. Atin po sila na kasama ngayon. Mamaya po ay atin po na bibigyan ng pagkakataon para po makapag-explain regarding po doon sa kanila pong pakay. Kasama din po nila si Sir Nems. Kung kayo po ay nagagawi ng liyan, yung meron pong studio, si Sir Nems po ay kasama po natin ngayon. Okay, mamaya po ay pahintulutan po natin na makapagbigay po sila ng kanila pong pakay. May kinilaman sa ating pong kalusugang pangangatawan. Hindi lamang po spiritual na bagay ang ating pong dapat na pinangangalagaan, kundi ang ating din po na physical na pangangatawan ay ating po na inaalagaan. Okay. Sa ating nung pag-aaral, ngayon pong umaga, from Isaiah chapter 55 verse 7, ang bawat isa po sa atin, naniniwala ako na nararanasan po natin ang dakilang pag-ibig ng ating pong Diyos. Kahapon po ay atin po na-share ito sa atin hong misyon sa tuwi. At ang mga nakasama po doon ay muli, pakinggan nating mabuti ang pag-aaral na atin pong gagawin. Katulad din po ng atin pong inawit kanina. Salamat. Anong karugtong doon? O Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Kung tutuusin po talaga, at kung atin pong pagninilay-nilayan ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, hindi po natin kayang ikumpara. Hindi po natin kayang sukatin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat individual. Nawa, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kapatid, ay lagi po natin na maranasan sa bawat araw ng ating pong buhay. At minsan, may mga question marahil sa ating pong isipan, bakit kaya ang taong, halimbawa, ang taong ito na punong-puno ng kasalanan ay naroon ang pagkilos ng Diyos sa taong ito na puno ng kasalanan, and yet nakakilala sa atin hong Panginoong Hesukristo. Bakit kaya ang pagkilos ng Diyos sa kanya pong buhay ay ganoon na naranasan niya na siya ay kumilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay? At minsan, nasa isip natin, ganun ba talaga ang Diyos? Bakit ito na isang makasalanan, nagbalik loob sa kanya, ay pinatawad ng ating Panginoon? Masasabi po natin, natunay na ang pag-ibig ng Diyos ay kamangha-mangha ang bawat individual. Hindi man po tayo ganoon na sobrang laki ng kasalanan na ating pong nagawa marahil, mamamangha ka pa rin. Bakit ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa kabila ng lahat ng mga nakaraan po natin, niyayakap pa rin tayo ng ating Panginoon bilang nagbalik loob sa Kanya? The amazing love
of God. Sa atin hong tema na pag-aaralan, mga kapatid, atin pong tuklasin ang mga bagay na masasabi po natin, bakit nga ba kamangha-mangha? O sa atin pong interrogative o yung katanungan sa atin hong pag-aaral, ano-ano ang mga kamangha-manghang pagpapadama ng pag-ibig ng Diyos sa bawat individual? Ano-ano po kaya ang kamangha-manghang pagpapadama ng pag-ibig ng Diyos na iyo pong naranasan? Tingnan po natin, meron pong tatlo na sa atin hong pag-aaral ay mas matuklasan po natin ano ba yung kamangha-manghang ipinadama ng Diyos sa iyo at sa akin. Una, ang sabi po dito, ako ay makasalanan, gayunpamay ipinagkaloob ang kapatawaran. Ako ay makasalanan, gayunpamay ipinagkaloob ang kapatawaran. Mga kapatid po natin na nasa online, nagpapasalamat po tayo at naka-tune in po kayo sa ating pong online. Yung visitors po natin sa online, salamat po sa inyo na pag-tune in sa online ng IRM Ministries Balibago. At na aming pong panalangin ang pagkilos ng Panginoon sa inyo pong buhay, ang ibayong pagpapala ay inyo po na maranasan. Ano-ano ang mga kamangha-manghang pagpapadama ng pag-ibig ng Diyos na iyong naranasan na, mga kapatid? Una, ako ay makasalanan, gayon pa may ipinagkaloob ang kapatawaran. Nung hindi pa tayo nakakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, nung hindi pa natin isinusuko ang ating pong buhay sa Kanya, ang bawat individual ay mayroong talaga na angking uri ng kasalanan. At sa pagiging makasalanan natin, mga kapatid, marahil minsan naiisip po natin, kaya pa ba akong patawarin ng Diyos? Kaya pa ba na ang aking kasalanan, na ang aking pagkatao ay makapanumbalik pa sa Diyos? Sinasabi po dito sa aklat ng Lucas chapter 23 verse 34, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan ang mga kawal upang paghati-hatian ang kasuotan niya. Ang ating Panginoong Jesucristo, nakapako sa krus ng Kalbaryo that time, na ang mga taong nakapaligid sa kanya, lalo na ang mga Roman soldiers at ang mga tao na nagpahirap sa kanya, ang sabi niya at ang panalangin niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa kabila ng ang hirap na nararanasan ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, ang iniisip pa rin niya ay ang kalalagayan ng mga taong gumawa sa kanya ng hindi maganda. Mga kapatid, ikaw at ako na makasalanan, nung tayo po ay nagbalik loob sa kanya, nung tayo ay natagpuan mula sa kadiliman at nagpahayag ng pagsisisi, pagtanggap sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating pong buhay, and yet ang kapatawaran ay ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, hindi naman po kinakailangan pahirapan pa natin ang atin pong sarili. Na sa tuwing sasapit ang Semana Santa, ay gagawin natin ang pagpapahirap sa ating lupang katawan para sabihin natin, eto ako at nandito ang pagiging depoto ko sa tunay na Diyos. Hindi po iyon. At hindi po makasasapat ang pahirapan natin ang ating pong sarili na tayo ay magpapako sa krus ng Kalbaryo sapagkat hindi po siya makatutulong sa atin para tayo ay magkaroon ng tinatawag na kaligtasan. At hindi po kinakailangan duplikahin po natin ang ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang ginawa ng Panginoong Jesus ay sapat na. Ang kailangan lamang natin na gawin by the grace of God, tanggapin siya,
Bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay, matapos natin napagsisihan ang lahat ng ating pong nagawang kasalanan. 1 John chapter 1 verse 9, subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Mga kapatid, hindi po kinakailangan na tayo ay nakagawa ng kasalanan at dahil ang Diyos ay Diyos na mapagpatawad, para bang sinasamantala natin yung pagiging mapagpatawad niya at passes ito, license ito, para tayo ay gumawa ng uri ng kasalanan. Pag po tayo ay lumapit sa Diyos, kalakip nito ang panalangin sa pamumuhay natin sa kabanalan. Ikaw at ako ay makasalanan, gayunpamay ipinagkaloob ang kapatawaran. Dito po natin makikita gaano kamangha-mangha na minsan ay hindi ho talaga natin maarok, hindi natin lubos maisip bakit ako, bakit ikaw nakaranas ng kapatawaran na nagmumula sa Diyos. Ito ay ilan lamang sa kamangha-manghang pag-ibig ng Diyos na ipinadama sa iyo at sa akin. Ang kapatawaran, iyo at aking naranasan. Pangalawa, verses 7, 55:7 at 53 verse 5. Doon po muna sa nadoble. 55 verse 7. Dapat nang talikuran ng mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Sila'y dapat manumbalik, lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos makakamit nila ang kapatawaran. Pangalawa, karapat dapat sa karamdaman, gayunpamay ipinaranas ang kagalingan. Ang tinutukoy po natin na karamdaman, yung pagkawalay natin ng relasyon natin sa Diyos. Na nung una, napakaganda ng relasyon ng tao sa Diyos, ng Diyos sa tao, subalit nung pumasok ang kasalanan, ang kamatayan, naranasan ng tao. Mararanasan natin ang kamangha-manghang pag-ibig ng Diyos dahil sa iyong personal na relasyon sa Panginoon, ipinaranas sa iyo ang espiritual na kagalingan. Ang walang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo sa natapos niyang gawain sa krus ng Kalbaryo, yun po ay makapagbibigay po sa atin ng walang hanggang kaparusahan kung wala po tayong personal na relasyon sa Panginoon. Ang walang hanggang kamatayan atin po na mararanasan kung wala po tayong personal na relasyon sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, makikita po natin ang kamangha-manghang pag-ibig ng Diyos sapagkat ang nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo, naranasan ang kagalingang espiritual. Isaiah chapter 53 verse 5, ang sabi po diyan, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Sa talata, ang ating Panginoong Hesukristo na tinutukoy ni Propeta Isaias ay naranasan sa panahon ng New Testament na siya ay magpasan na dapat sana tayo ang magpapasan. Dapat sana tayo ang magdudusa sa krus ng Kalbaryo, subalit hindi sapat ang bawat individual para pasanin po natin ang ating pong mga kasalanan. Ang ating Panginoong Hesukristo, tinanggap niya ang lahat ng hirap, ng sakit,
upang ikaw ay makaranas ng kaginawahan ng kagalingan sa iyong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Karapat dapat sa karamdaman, gayunpamay ipinaranas ang kagalingang espiritual dahil sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. And lastly, karapat dapat ako sa katarungan, gayunpamay ako'y kinahabagan. Karapat dapat na tayo ay parusahan dahil doon sa kasalanan na nagawa po natin, gayunpamay kinahabagan ako ng Diyos, kinahabagan ka ng Diyos dahil ang biyaya ng ating pong Panginoon ay ipinagkaloob sa iyo nung ikaw ay nagsuko ng iyong buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Awit 103 verse 13 and 14. Kung paanong nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok itong ating pinagmulan at sa alabok din naman ang ating kahahantungan. Sa last part ng verse 13, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Kung bakit ikaw nakararanas ng dakilang pag-ibig ng Diyos nung isinuko mo ang iyong buhay sa kanya, naroon ang kanyang kahabagan. Naroon ang kanyang dakilang pag-ibig, ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagkahabag sa bawat isa sa atin. Sa 1 Timothy chapter 1 verse 13, ang sabi po ng talata, kahit na noong unay nilapastangan, inusig at nilait ko siya, sa kabila nito'y nahabag sa akin ang Diyos. Sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. Si Apostol Pablo, ang kanyang sulat kay Timoteo, ang sabi niya, siya mismo noong una nilapastangan niya, inusig niya at nilait niya ang ating Panginoong Hesukristo. Subalit nung ang Diyos na ang kumilos sa kanya pong buhay, mga kapatid, kanyang naranasan ang habag ng Diyos. Sa kabila ng kanyang pagiging makasalanan, naroon at kinahabagan siya ng Diyos at nakaranas ng kapatawaran, kahabagan at kagalingan espiritual sa buhay ni Apostol Pablo. Mga kapatid, paano po kaya natin nararanasan, nadarama ang pag-ibig ng Diyos? Kailanman hindi po natin mauunahan ang Diyos. May kinalaman sa pag-ibig, hindi po natin siya mauunahan. Sa atin hong challenge, gayong ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa bawat isa, tayo ay pinatawad, pinagaling, at kinahabagan niya. Gaano tayo kaseryoso sa ating pamumuhay bilang isang mananampalataya? Gaano kaya tayo kaseryoso sa ginagawa po natin na paglilingkod sa kanya? At bilang isang mananampalataya, paano ka namumuhay sa kabanalan na ang Diyos ang laging binibigyan ng karangalan? Nawa po mga kapatid, habang namumuhay tayo sa daigdig na ito, ang dakilang pag-ibig ng Diyos, maranasan natin sa tuwi-tuwi na. Maranasan po natin. At magbigay po tayo ng kaseryosuhan bilang isang mananampalataya, mamuhay tayo sa kabanalan na ninanais ng ating Panginoon. Father God, salamat po sa iyong mga salita na amin pong pinagbulay-bulayan ngayon pong umaga. Aming hinihiling ang patuloy na pagbibigay mo sa amin, O Panginoon, ng pangunawa. Hindi man po namin talaga kaya na maibalik ang pag-ibig na iyo pong ibinigay sa amin, O Panginoon.
humihiling kami, Panginoon, na magawa namin yung pinaka the best po namin na magagawa, ang dakilang pagmamahal namin sa iyo, na maibahagi rin ang ebanghelyo sa ibang tao, o Panginoon. Maibahagi ang iyong dakilang pagmamahal sa lahat ng mga tao, o Panginoon. Pinupuri, dinadakila namin ang iyo pong pangalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Paintulutan po natin ng ilang mga pananalita ang Sir Romeo para po sa kanila pong maising ipipresent. May kinilaman po sa health benefits po. Sir Romeo. Pabihin po ang Panginoon ngayong maga, the amazing God's love. Ano? Napakaganda ng message ni Pastor. Na-bless po ako. At totoong nakita ko muli yung pag-ibig ng Diyos kung paano niya ibinigay niya kanyang buhay para sa atin. At yun ang dapat nating madama, mga kapatid, mga minamahal. Ano? Kami po ay sa Home Health Education Service. Ako po ang field area coordinator mula San Nicolas, Pastor, hanggang dito sa Nasugbo hanggang Kalatagan, yan ang aking area. Kaya maluang-luang po. Ano? Pero kami po yung mga kaibigan po ninyo kami ng mga Seventh-day Adventist. Ano ha? Kami po ay sadyang pumupunta po sa mga churches upang dumalo, upang magbahagi ng mga kaalaman tungkol po sa ating kalusugan. Yung matapos po tayong tumanggap po ng spiritual na pagkain bilang pampalusog o pampaganda ng ating pong buhay bilang mananampalataya, ay ating pong talakayin yung ilan ano ha, sa mga bahagi ng ating pong buhay bilang physical. Ano po? Pastor, mga ilang oras po ako dito? Mga ilang kot po? Mga kanina po, LSGs, sino po ngayon? Anong oras po ako matatapos? 10 minutes, sige. Okay. 10 minutes po. Alam po ba ninyo, mga minamahal na kaibigan, 98% ng tumutubo sa lupa ay gamot na ibinigay ng Diyos sa tao? 98% po yan. At alam din po ba ninyo na ang tubig ay 60 mga sakit ang pwede niyang pagalingin, major and minor na sakit, tubig lamang po. Kung yan ang tatalakay natin ay kulang isang araw, Pastor. Mahaba nga. Pero gusto ko kayong bigyan ng ilang bahagi. Ano? Ito pong ipipresent ko, may mga ilan po dyan, ay Natural Remedies Encyclopedia, collaboration with 26 leading specialists. At ito po, ang aklat na to ay uutusan po kayo sa palengke. Hindi po kayo uutusan sa doktor. Ano? Uutusan po kayo sa palengke kasi nandun yung mga prutas at gulay na utosan ka sa palengke at sa kusina ninyo kasi nandun po yung gamot. Ano ha? Alam ninyo, yung asthma, yung high blood, ano, yung diabetes, ay napag-alaman namin sa aklat na to ay ang magandang gamot po doon ay sibuyas.
Break every chain, oh God. You have done great.
lift him up, let's sing hallelujah. Hallelujah, God, and Jabiroh. Ami. Sige po, tayo po ay manalangin para po sa ating paghahandog. Panginoon, sa umagang ito, patuloy ka naming pinupuri, dinadakila, O God. Pinapasalamatan namin ng iyong pangalan sa umagang ito, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga pagpapala na patuloy na ipinaparanas mo sa amin sa bawat araw. Panginoon, sa umagang ito, sa aming pagbibigay ng aming mga ikapo at handog, pagpalain niyo nga po ito, Panginoon, upang patuloy na magamit sa aming iglesia at lalong higit, O God, sa kapurihan ng iyong pangalan. Panginoon, ikaw nga po ang higit na nakakabatid ng lahat ng aming pangangailangan. Ang aking dalangin, Panginoon, patuloy nga kayo po ang kumatagpo sa lahat ng aming pangangailangan sa araw-araw. At turuan mo kami, O God, na sumunod sa iyo, O God, sa pamamagitan ng sa ganitong kaparaanan sa pagbibigay ng aming mga ikapo at handog ng sa ganon, Panginoon, patuloy naming maranasan ang mga pagpapala na nagmumula sa iyo, O God. Lord, ang aking dalangin, patuloy na maranasan po ng bawat isa ang lahat ng mga blessings, ng mga pagpapala na nagmumula sa iyo, O God. At patuloy, Lord God, na ang lahat ng ito ay maibalik namin sa iyo, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.
Magandang umaga po sa ating lahat. Happy anniversary. Meron pang hangover ng anniversary. Yan po. So tayo po ngayon ay awardan na po natin yung nabitin nating awarding last week. So tatanghalin na po natin ang ating best in table setting sa nakaraan. Sino kaya? Oh, kanyara hindi alam. Yan. At ang best in table setting po, ayon po sa ating hurado, ay walang iba kundi ang Team Seafood! Yan. Patanawa po dito yung sa buong team at i-awardan po natin ng mahiwagang kawali. Dito po sa anahan, ang grupo po ng Team Seafood. Dito po kayo sa gitna. Yan. Pa-picture naman. Yung magandang cellphone. Kay Ella po ang isa. Ella. Yan. So, congratulations po sa Team Seafoods. At talaga namang super effort dun sa kanilang presentation. At syempre po, Ate Jim na, kikilalanin din po natin yung effort ng atin pong bawat grupo. Ng bawat grupo. So, tinatawagan po dito ang, ano yung kasunod? Team Desserts. Ito po yung inyong, anong tawag dito? Consolation Prize. O, punta dito ang Team Desserts. Lola, sama kayo dito. For the picture. Yan. Ang bumabahang dessert last anniversary. At syempre, ang atin pong Team Karne. Punta po kayo dito. Na sila na lang tatlo. Sila po yung nagluto. Yan. Sama po kayo, Jack. Nanay po rin. Baka gusto niyo din papatawag si na kuya, no? Yung mga nagluto. Yan. Salamat po sa masarap na ulam. Last anniversary. At syempre po, ang Team Veggies. Wala po yung miyembro. Daddy, sumali ka! So, congratulations po sa ating lahat at purihin po ang Panginoon sa lahat po ng effort ng bawat isa. Sige po. Sa mga nais po na magpasalamat, ating pong inaanyahan sa unahan, tayo po ay mananalangin. Congratulations po sa mga kapatid po natin, sa CN, Mr. and Miss CN. Ang ati Naya ay meron po siyang nakawang isang award. Then si LJ ay nag bronze medalist sa division ng Arnis. Si Ezra naman po ay bronze medalist din ng swimming. Wala pong tubig doon sa swim. Hindi. Nasaan si Ezra? Ay, ang laki na niya.
Laki na niya. Sige po. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Father God, lubos kami na nagpapasalamat sa mga pagkilos na ginagawa mo sa buhay ng aming pong mga kapatid. Salamat Panginoon na sa kabila ng naranasan na mag-asawa ni Kuya Osep o Panginoon ni Ma'am G, naroon pa rin o Panginoon ang iyo pong lubos na pag-iingat Panginoon sa kanila. Aming inihiling Panginoon na nawa po ang kanila pong lupang katawan ay maranasan ng ibayong kagalingan na nagmumula po, Panginoon, sa iyo. Father God, nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa panibagong taon na dinagdag mo kay Ate Waida. Aming hinihiling ang patuloy na pagbibigay mo ng mga taon para sa kanya at maipaglingkod, Panginoon, ang kanya pong buhay tanging sa iyo lamang, o Panginoon. Salamat din sa wisdom na ipinagkakaloob mo kay Kerr. Salamat, Panginoon, at nag-e-excel sa larangan ng pag-aaral, o Panginoon. Lubos din kami na nagpapasalamat ang isang opportunity na mapabilang ang aming kapatid sa isang pageant, o Panginoon, sa Calatagan National High School. Salamat po sa provision, sa wisdom. Pinagalaw mo kay Jenaya, o Panginoon, tunay na sa kabila din ng mga pinagdaanan bilang isang kalahok doon sa patimbalak na yung Panginoon, alam mo kung ano ang desire ng kanyo pong puso, o Panginoon. Patuloy kami na nagpapasalamat doon sa isang award na ipinagkaloob mo, Panginoon, sa kanya. At nawa po ang kanya pong pag-aaral, patuloy din naman na mag-excel, o Panginoon. Lubos kami na nagpapasalamat, Panginoon, sa opportunity na ipinagkaloob mo kay Ezra at napabilang sa division, o Panginoon, at nag-bronze medal, o Panginoon, na natanggap po nila, o Panginoon. Father God, amin po na hinihiling kung ito ay isa sa ipinagkakatiwala mo, Panginoon, sa kanya, nawa po ay mag-excel siya. Kung ito po ay kalooban mo pa, sa susunod na mga taon ay makapag-excel pa siya dun sa larangan ng sports event na yon, o Panginoon. Father God, amin din po na hinihiling, o Panginoon, ang kalusugang pangatawan ng Nanay Anita, o Panginoon. Ang kalooban mo pa rin ang siyang mangyari kung loloobin mo na mag-undergo ng operation, o Panginoon. Umaasa kami, o Diyos, ang provision mo sa kanyang mga pangailangan at ng kalusugan ng kanyang pangangatawan ay maranasan ng Tia Anita, o Panginoon. Ganon din, Panginoon, amin po na dinudulog sa iyo ang kahilingan ng Tia Lina. Umaasa kami, o Diyos, sa kanya pong mga kahilingan patuloy na magkaroon ng kaganapan ayon sa iyo pong kapahintulutan, o Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil lagi kang nariyan at ipinadarama ang iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, sa kanya, maging sa kanyang buong sambahayan, o Panginoon. Amin din po na ipinagpapasalamat, o Panginoon, ang pagkakaroon ng bronze medal sa larangan ng Arnis, o Panginoon, kay Ate LJ. Amin po na ibinabalik ang lahat ng kapurihan na ikaw yung nagbibigay, Panginoon, sa kanya ng lakas, talino, upang sa pagharap sa patimpalak na yun, o Panginoon, ay magkaroon nga po ng medal ayon sa iyong kalooban, o Panginoon. Idinadalangin po namin sa iyo, maging sa kanyo pong pag-aaral, patuloy nawa na magbigay ka ng karunungan at mag-excel sa larangan ng pag-aaral, o Panginoon. Papasalamat din kami, Panginoon, sa panibagong taon na idinagdag mo kay Ate Iris, o Panginoon. Lubos kami na nagpapasalamat sa ministry na ipinagkatiwala mo, Panginoon, sa kanya. Aming panalangin na nawa po, marami pa na mga taon ang kanya pong maranasan, ipagkaloob, Panginoon, sa kanya, at iyon ay gamitin para sa kapurihan ng iyo pong pangalan. Father God, maaaring ang mga kapatiran, ang mga kapatiran na nakaupo, ang mga kapatiran na nasa online, meron po sila na mga kahilingan. Aming inihiling, Panginoon, ayon sa iyo pong kalooban na may mapangyari ang kanila pong mga kahilingan, o Panginoon. Salamat, o Diyos. Nawa po, patuloy na igawad mo sa mga kapatid po namin ito ang iyong mayamang pagpapala at benediksyon. Mga kapatid,
Sumainyo ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang hindi nagmamaling na pag-ibig ng Diyos amang nasa langit, at ang pakilipisa ng Santong Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. God bless po sa inyo. Makaupo na po. Tayo pong lahat ay tumayo at awitin po natin ang Doxoloya. Salamat po kami sa iyo pong pagsama sa aming pong corporate worship o Panginoon. Nabigyan nawa namin ng karangalan ng iyo pong pangalan o Panginoon sa aming pong pagsamba. Amin po na idinudulog sa iyo ang mga kapatiran na first time na nakadalo online, face to face o Panginoon, ang mga naging bisita. Amin po na hinihiling ang iyo pong lubos na pag-iingat Panginoon sa kanila, ang iyo pong iparanas. Ganon din, Panginoon, ang mga pagpapalang nakalaan sa kanila, patuloy na ibuhos mo ang mga pagpapalang ito, o Panginoon. Aming inaalaala ang aming pong bansa sa lahat ng mga nararanasan, kinakaharap ng aming pong bansa. Aming hinihiling na nawa po mapagtagumpayan ng aming pong gobyerno ang lahat ng mga bagay na kinakailangan naharapin at mapagtagumpayan ang mga suliranin ng aming pong bansa o Panginoon. Ganon din, Panginoon, ang mga namamahala sa amin, pagkalooban mo ng karunungan, tulungan mo sila na sa kanilang pamamahala magkaroon ng banal na pagkatakot, Panginoon, sa iyo, at ang kanila pong mga paglilingkod na ginagawa, bigyang kapurihan ang iyo pong pangalan. Aming inaalaala, o Panginoon, ang amin pong obispo, ang Bishop Nemi Martin, o Panginoon, sa kanya pong pamamahala sa kalaganapan ng IRM Evangelical Church ay maranasan ang iba yung karunungan na nagmumula po, Panginoon, sa iyo. Amin din po na inaalaala ang mga kapatiran po namin na nasa iba yung dagat, lubos na mga pag-iingat, pagpapala, ang siyang ipagkalumo, Panginoon, sa kanila. Bagamat malayo ang ugnayan ng kanila pong pamilya, o Panginoon, salamat sa internet na nagkakaroon, o Panginoon, ng kaparaanan kung paano makakausap ang kanila pong mga mahal sa buhay. Nawa po, pakaingatan mo po ang bawat miyembro ng aming pong pamilya. At sa bawat araw ng aming pong buhay, naisinawa ng bawat isa sa amin na makapamuhay kami sa kabanalan na ninanais mo po, o Panginoon. Father God, sa amin pong pagtatapos, patuloy nawa na idaloy mo sa amin ang iyong mayamang pagpapala at benediksyon. Mga kapatid, sumain niyo ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos amang nasa langit, at ang pangipisa ng Santong Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Sunday School. Sunday School po. 25 minutes kung makaka-join pa po.